yung panawagan sa likod mo. Tapos lahat yung panawagan sa likod. Kami po ay nananawagan sa gobyerno na hanggang ngayon ay wala pa rin kaming ayuda na natatanggap mula po sa pamahalaan. Magtatatlong linggo na po na simula nang kayo ay nagpatupad ng lockdown dito sa buong Pilipinas na hanggang ngayon, iisang beses pa lang kami na nakakatanggap ng ayuda na mula sa ating mayor. Pero ngayon po, pinatutunay natin na hindi kayo maayos magserbisyo sa tao. Nasaan na yung tunay na serbisyo na hinahangad namin sa ating Pangulong Duterte? Kami ay nananawagan sa pangangalampag ng kalderong ito na patunay lang na wala kayong maayos na proseso sa ating gobyerno. Pinatutunayan nyo lang po, Pangulo, na hindi nyo na po kayang manungkulan sa ating bansa. Kaya kami po ay nananawagan, nasaan na ang ayuda namin na financial assistance na 8K? Na hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakakapilak ng social elimination form card. Na hanggang ngayon ay sinasabing napakabagal ng inyong proseso. Tas nababalitaan pa rin po namin na mamimili lang ang DSWD. Hindi po kami papayag na kayo po ay mamili sa lahat ng mamamayan dito sa ating bansa. Diyan nyo po malalaman kung paano po magkaisa ang mamamayang mahirap na sama-sama uling manawagan at kumilos sa lansangan. Kami po ay nananawagan ng tunay na serbisyo ng pamahalaan na hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo napapalasap sa sambayanan. Ito na yung krisis. At paano pa kayo tutulong kung patay na ang dapat na magumamit ang inyong serbisyo? Ito yung mga taong walang may sayang, walang may gutom dahil ang trabaho nila ay nasa construction, manggagawa na tinagalan ninyo ngayon ng anak buhay. Pero yung serbisyo na dapat namin malasap, lalo na yung 8K na financial na alam namin na hindi sasapat sa loob ng kalahating buwan o isang buwan na lockdown na inyong pinatupad. Kami ngayon ay nagtitiis para lang sumunod sa inyong proseso. Pero yung proseso na binibigay ninyo, napakabagal. Nasaan na po ang dapat naming malasap o matikman dahil yan po ay butaw ng sambayanan. Ibig po sabihin, tax po namin ang aming iniingi sa inyo. Hindi po namin sinasabing kami nangungurap sa gobyerno. Karapatan po ng mamamayang Pilipino na ibigay ninyo ang aming tax na kami naman ngayon ang dapat tumanggap. Kaya, Pangulong Duterte, kami po'y nananawagan, hindi daas ang aming kailangan, hindi militar na salasangan na para kami takutin na mahihirap, kundi ang kailangan namin ay suporta po ninyo at patugon sa aming pangangailangan. Kaya po, Pangulong Duterte, kami po ay nagpapatunay lang na salamin ang mahihirap, salamin ang nangailangan ng inyong tunay na serbisyo. Hindi na po ngayon politiko, kaya lahat ng mga politiko, nasa sana kayo? Dapat ngayon namin kailangan ng inyong tulong at suporta. Pero alam namin na nagtatago kayo dahil takot kayong umarap sa lipunan. Eto kami mga mahihirap, nananawagan ng inyong serbisyo na nasa na hanggang ngayon hindi namin nalalasap. Kaya Pangulong Duterte, kayo po ay dapat talagang isa na rin managot sa sambayanan. Hindi lang po ang LGU, ang mayor o ang barangay. Ultimo po kayo, hindi nyo kayang mamuno sa bansang ito. Kaya kami po mga mahihirap ay nananawagan na muling magkaisa at sama-sama lumabas sa lansangan. Huwag po tayong pumayag na pipiliin lang kung sino ang dapat tumanggap na kanilang bibigay na pondo. Dahil tayo po ay sama-samang nakaranas ng krisis sa panahong ito. Kaya ako po ay nananawagan sa mga mamamayan na kailangan po natin ang pagkakaisa. Huwag po tayong papayag na may pipiliin lang. Okay yung mayayaman, may kakainin. Pero tayo, may kakainin ba tayo? Kung hindi tayo magtatrabaho, wala tayong ipakikain sa ating pamilya. Kaya Pangulong Duterte,
kami po ay nananawagan na sa inyo na hanggang ngayon, wala pa rin po kami natatanggap na suportang nagmumula sa inyo. Matatapos na po ang lockdown. Hanggang kailan kami makakatanggap ng inyong serbisyo? Maraming maraming po salamat sa sambayan ng naninilaan dito sa buong bansa. Maraming maraming po salamat. Salamat po. Isa pa po, malampag, ng sabay-sabay. Ano yung bigas? Ano yung isa? Bigas, bigas. Maganda yan eh. Bigas, hindi dahas.